Morning guys, so welcome sa aming munting farm. At ngayon ay naka 1 week na nga yung ating broiler chicken. At ngayon ay papakita ko sa inyo kung gaano na sila kalaki ngayon. Ayan guys, tapos na rin yung ating kulungan ng native na papalakihin natin para sa free range. So ayan guys, papakita ko sa inyo itong munti naming manukan. Ayan guys, pasok tayo dito sa aming munting manukan. So yung lawak nito ay nasa 50 meters lang. At ayan, yung ating bakod ay may lambat. Ayan, tapos naglagay din kami ng yung lambat na para sa isda. Ayan yung ano na sira na. So ayan guys, kasi dito marami ditong nangangain ng manok. Kagaya ng sawa, alimos, musang, daga. Ayan, marami dito kaya nilagyan namin sa ibaba. Ayan, tapos mataas yung bakod niya. Kasi delikado yung mga manok dito. Kagaya yung isa namin tandang nalunok na ng sawa. So ayan yung kambingan natin guys. Ayan, napakita ko na sa inyo. So pasok tayo dito sa aming manukan. Ayan, ganito lang yung gate ko guys. Ayan, may lambat din. Tapos yan yung pansaratali lang. Ayan, pasok tayo. Ay, kakatapos ko nga lang dito maglinis, ayan, nagwalis ako. So, umpisahan natin dito sa aming sa alaga kong broiler. So, papakita ko sa inyo yung asisiw. Ayan guys. Ayan, buksan natin yung ilaw. Ayan, palaksan natin. Papakita ko sa inyo kung gano'n na sila kalaki ngayon. So naka 1 week na nga sila. So ayan na sila guys. So bali nabawasan siya ng isa. Namatay. Kasi nahulog siya dito. Ayan, tumalon siya dyan. Para siyang nalambog. Ayun, namatay. So bali 19 na lang to ngayon. Ayan, meron na silang mga pakpak. Lumalabas na yung kanilang balahibo. Ayan, lalaki na. So 1 week pa lang yan. So wala pa akong timbangan. Bibili pa. Kaya hindi ko alam kung ilan yung nadagdag sa kanilang timbang. Yan, maliliksi. Ayan, tatalo na naman. Kaya nilagyan ko ng kahoy dito. Kasi nung una hindi ko agad nalagyan. Tumalon siya dito. Yun, nalambog yung isa, namatay. Ayan yung ating solar. Ayan. So yung pagkain natin guys ay unlimited. Sa gabi pinupuno ko yan. Tapos yung painuman natin dalawa. Tapos ito yung automatic na feeder. Ayan. So para hindi sila maubusan ng pagkain. Importante yung pagkain ay unlimited para mabilis silang lumaki. So ang gawa nga nito guys ay kain, tulog, kain. Ayan. So hindi pa tayo nakapaglinis nitong loob. Gagawa pa tayo ng maliit na walis para sa pangwalis sa ipot. Ayan, ang lalaki na ng mga sisiw. So nakakatawa guys mag-alaga ng mga broiler. So nakakalibang. So medyo bantayan nga lang kaya nandito ako sa bukid maghapon. Tapos gumawa nga pala ako nung DIY na heater. Kasi sa gabi medyo malamig at hindi kaya nung solar yung init. Kaya gumawa ako nito. Yung lata. So pinupuno ko yan ng uling. Tapos sinasabit ko siya dito. Ayan, sinasabit ko dyan sa gabi. Ayan. So yung apoy niyan, bali dahan-dahan lang yung init. So bali pumupunta sila dito sa ilalim. Para magpainit. So nilalagay ko to mga 5 PM. Tapos yung ilaw bukas. So yun yung heater nila. So yun, laki ng isa. Yan, laki na nila. So ang tatako niyang kumain. So ito yung ating ginawang DIY na heater. So yung nilalagay ko dito guys ay uling. Saka yung mga kahoy na ganyan.
Ayan guys, dito naman tayo sa native. Papakita ko sa inyo yung mga native. Papatayin muna natin yung solar kasi para magkarga siya. Para mamayang gabi, magdamag siyang buhay. So ito naka-automatic naman yan. Pag 6 PM, kusanay nabubuhay. Ayan, magcha-charge na yan. Tapos nilalagyan ako pa siya ng sako dito para hindi sila ma-ano ng hangin. So yun yung setup ng ating solar. Ayan, ayan yung panel niya. So medyo makulimlim, kailangan magkarga siya dyan. Ayan, so dito naman tayo sa native. Ayan yung aking camping chair. Dito ako nagpapahinga sa tanghali. So nagkabit din ako ng duyan dyan, pahingahan. So ito yung bagong gawa nating kulungan para sa native. At magpre-range tayo. So ito guys, mag-crossbreed kami ng mga malalaking manok na native. Ayan, bumili kami ng isang tandang na malaki saka isang inahin. Ayan guys. So naglagay na ako ng mga pugad. So bali, bibili pa kami ng tatlong inahin. Ayan, apat yung ating pugad. Ayan yung ating inahin na native. So hindi ko alam kung anong breed yan, pero malaki siya. Si kagawad bumili niyan, hindi ko pa natatanong kung anong breed niya. Saka yun, yung matangkad na tandang. So ito bata pa yan. Pero itong inahin, nangingitlog na daw yan. Bali may itlog na siyang dalawa dun sa nabilhan ni kagawad. So yan. So dyan kami magpapa itlog ng mga native. So malaki din yan. Yan. Ayan, parang iitlog siya ngayon. Ayan yung ating kulungan na native. So ayan, nagkabit din ako ng duyan dito kasi dito malamig sa tanghali, kaya dito ako nagpapahinga. Natutulog ako dyan sa tanghali. So yung dingding niyan ay may lambat din, tapos nilagyan ako ng sako sa gilid para hindi masira yung ano. Yung tandang kasi ay nasabit yung paa dyan. So medyo mahaba yung tahid niya at pwedeng maputol tong lambat. Tapos naglagay din ako ng hapunan. So yung patukaan niyan, yung gawa lang sa kawayan. So ginawa ko lang yan para hindi na ako bumili nung ano niya. So bali, ang ladagdag ko lang dyan ay yung drinker. Bali, sasabit ko dyan. Ayan yung inahin natin guys, naghahanap na lang. Ayan, napili siya dyan ng pugad sa apat. So yung bubong natin dito ay yung lilay din. Ayan. Ayan, mababa lang yan. So dito sila dyan. Bali pag may nagsisiw dyan, alpasan na natin dito sa labas. Ayan, bubuksan lang natin tapos papapasukin natin sa hapon. So dito yung galaan nila. Ayan, maraming damo. Ayan yung bakod nyan na dyan. Ayan, may lambat din yan. So hindi masyado makita kasi green din yung lambat. Pero ayan, papagalaan natin yan ng mga manok. So ito yung ating sa broiler. So bali, ito yung ginagawa kong isa. Ito yung project ko ngayon, yung ginagawa ko. So ito naman yung lipatan ng mga sisiw. Ayan, hindi pa siya tapos. Bibili pa ako nung plastic na screen dito para sa sahig. Tapos yung dingding niya pwedeng sako lang kasi sa sisiw lang naman. Ito yung ilalagay natin dyan guys. Ayan, after 3 weeks pwede na silang iwalay. Tapos yung inahin, ilalagay na rin natin doon para mabilis siyang umitlog. Kasi pag inintay mo yan na mawalay, matagal, baka nasa 2 months yata. Kaya gagawin ko, after 3 weeks yung sisiw niya, ilalagay ko na doon sa loob. So doon ko na lang muna siya papalakihin. Mga 2 months kaya niya dyan sa free range. So sayang, nakain ng pusa yung tatlong sisiw nito. So 5 na lang. Kaya yung pusa namin, tinalian na lang namin. Ayan, nakatawid siya dyan sa lambat. Ayan, dito siya umakit sa nyog. Ayan, kaya tinali na lang namin dun. Ayan, gagala yung mga sisiw dyan. So ito yung pansamantala muna nilang anuhan.
patuntunan yung bakid, yung luma namin bakid, kargahan ng nyug. Ayan guys, pagka walay nyan, ipapasok ko na dun sa kulungan yung hinahin para makapangitlog agad siya. Tapos yan, dun ko naman lalagay sa gilid para dun ko papalakin yung mga sisiw. So meron pang isang nalimlim dun na manok, so bali dun siya umitlog sa apuno ng nyug, kaya nilagyan namin siya ng taklog. So pagkapisa, dito na namin siya lilipat sa isa na yan hanggang mag 3 weeks at isasama na natin doon. So ipapakita ko sa inyo guys yung nalimlim doon sa kabila. Bali nandito sa loob yung isang manok. Nalimlim. Nandito sa loob. Ayan. So malapit na yung magpisa. At ililipat na rin natin doon. Ayan guys. Ayan, magpaparami tayo ng mga native at sa susunod ay pwede na rin tayo magbenta. So yun yung i-upgrade natin yung mga breed ng native para mas malaki siya. Ayan yung ating munting manukan.